Hello mga ka-legit Dover Cards, Tape Incorporated or Halos Siblings, may bagong plano at tila baga magdadagdag di umano ng panibagong kanilang legal counsel para sa kasong kanilang pagdedebatehan with TBJ. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover Cards natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa mga videos po natin. Maraming salamat po. And before we start, let us shout out muna natin si Mr. Malyari Mascarinas na isa sa mga legit viewers po natin. Panoorin natin ang video nito. Papagaraw for 1,000! Tingnan natin. Ay, wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Papaba nga ba? Ay, Lord. Ay, Lord. Ay, meeting. Card reveal. Ang video po na ating napanood ay video kung saan napasabak nga itong si Miss Atasha Mulak dito po sa kanilang panibagong segment or panibagong game dito po sa EAT, ang Pera Pino. Nakita natin talaga na si Miss Atasha is very slow po siya sa pag-intindi ng Tagalog words at talagang tawang-tawa sila bossing ano. And nag-post din po itong si Tito Sen ng ilan sa mga kaganapan ngayong araw kung saan pinost niya po na may banding po ang lahat ng mga legit Dover Cards except Miss May Mendoza and ito pong si Mr. Ryan Agoncillo. So lahat po sila maging si Atasha Mulak na bagong host po ng TBJ or ng EAT ay naroroon. So isa ito sa mga implikasyon maging si Miss Pachi Pai nandun din sila no. Maaaring meron silang pinag-uusapan or maaaring ito po ay kanilang banding kasi kanina po hindi po live yung Eat Bulaga, naka-taping po sila dahil hanggang ngayon hindi pa rin natin napanood si Zombie na hinahanap ng maraming mga netizen. And this time, ayan nga nakita natin kung paano po sila nag-banding dito at nakita naman natin kung paano po nila talagang ipakita dito po kay Atasha na wala po sa kung bago man kayo o hindi, kung luma man kayo o bago kayo, still part pa rin kayo ng EAT. Talagang nakita natin yung kanilang unity dito po sa pagkakataong ito. And this time, ito na nga kasi ngayong araw nga ng October 23, 2023 kung saan ay idinig na po dito po si Marikina Regional Trial Court ang kaso po na ifinail ni Miss Jenny Pere and TBJ's against Tape Incorporated and GMA Network. So magsa-start na po ngayong October 23. So kung napanood niyo po yung coverage ni Mr. Models of Manila, nandun po siya mismo sa Marikina Regional Trial Court at nakita niya dito si Miss Jenny Pere. No, dahil isa sa mga legal counsel nga ng tape. Ito na nga po yung pinag-uusapan nilang pinaka main case na talagang harapin nila. Sabi, the highly anticipated trial for the copyright infringement and unfair competition case filed by Tito Soto, Vic Soto and Joey De Leon, collectively known as TBJ and Jenny Pere, against Television and Production Exponent Incorporated. Ang TBJ po ay humihingi ng 21 millions na kanila pong
inihinging bayad ano nito pong dito po sa pag-ere ng kanila pong mga sa television ng 3 days replay ng kanilang segment no without the consent of TBJ. So kaya naman nadamay po ang GMA dito dahil pinayagan po ng GMA kung saan umiere naman ang branded Itbulaga dito po sa network na ito. So kaya po dalawa talaga silang inasuhan at dalawa din sila. Hindi ko alam kung per kung pati yung tape 21 million per tape and 21 million per GMA network, no? Hindi natin masabi 'yon. Pero according po sa ilan sa mga news online and according to Tito Sen, 21 millions nga yung kanilang hinihingi, which is binasi niya po 'yun sa kinikita ng tape incorporated per day. The case which was filed last June allegedly copyright infringement and unfair competition under the Intellectual Property Code of the Philippines. TBJ and Perry are seeking injunction to prevent tape from replaying any episode segments or any audiovisual recordings of Itbulaga. Created prior to May 31st of this year as well as using the title Itbulaga, the Marikina Regional Trial Court Branch 273 has scheduled the trial date after concluding the hearing for the writ of preliminary injunction. And according po sa ilan sa mga interviews na meron pong bago na attorney na ilalabas po ang tape para po harapin itong kaso ng copyright infringement. And we do not know kung papalitan ba itong si Miss Abraham Garduque or magdadagdag po sila ng legal counsel. Yun po yung ilan sa mga inaabangan natin kasi parang hindi ata kinakaya ni Miss Abraham Garduque ito pong case na to. Kaya isa sa mga naisip po ng tape na strategy ay magdagdag sila ng legal counsel. Pero ang tape po ay nananatili ang kanila pong legal counsel ay ang si Attorney Enrique ng Divina Law, no, si Attorney Buko, nananatiling siya pa rin po ang attorney nito. So abangan po natin ang mga susunod pa kasi this is gonna be the main case na harapin po nila. Bago nga tayo magtapos, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po ninyo o napili po natin, no? And magre-react lang tayo sa ilan sa mga komento po ninyo. Patungkol po dun sa last update natin na si Zombie daw ay napapabalitang tatanggalin na sa Itbulaga. Oh my God. Sabi po ni Loida Deliano, sana bumalik na si Zombie kasi hindi naman siya masyadong nakakasabay. Kahit di na raw siya bumalik, kilawali at kasi ako pero naman kasi yung effort niya na kahit sobrang init at napaka-humble sa masusugod at siya pa yung sumusundo at mabubunot. Gusto niya bumalik pa rin. Huwag po kayo mag-alala kasi nagsabi naman na si Zombie na babalik siya. Sabi ni Fallen Angel, saya naman ang sugod bahay na sa Mascara Festival sila ng Bacolod. I hope one day marating ko rin or makaulit, makapanood muli ako nito at makakain ng oily chicken na inasal at nakakamiss. Palaki na lang palaki at padami ang papremyo sa sugod bahay. Daming sponsor talaga ng branded Itbulaga. EAT at TBJ Davercads, lagi tayong kulang sa oras sa dami ng commercial ads. Pero we know dahil sa kanila madami ang nabibiyayaan ng papremyo. Okay lang, sabi ni Miss Fallen Angel. Sabi naman ni AJ Velu, sana bigyan ng chance si Zombie magsalita. Minsan napupun ako, palaging si Jose nagsasalita. Walang chance magsalita si Zombie. And if Zombie talks, Jose just ignore him. Ngayon. Kasi nga 'di ba, gusto ni Zombie ang comedy act kasi na ginagawa ni Jose at ni Wally. Matagal na nilang ginagawa, nagtinginan lang sila. Alam na nila. Kaso itong si Zombie kasi iba rin kasi yung klase ng comedy na meron siya. Kaya hindi siya makasabay sa dalawa. Pero little by little naman talagang ginagawa naman ni Zombie yung effort niya para talagang pumantay siya dun sa dalawa. Sabi ni Danilo Flores, ang hirap sa ating mga TBJ supporters, pinangungunahan ating mga pangyayari. Madali tayo mag-isip ng masama na wala lang sa paningin si Zombie, agad tanggal na si Main, ganun din. Huwag kayong ganun, oy! Mga Davercads 14344 hashtag heart 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 heart. Ayun, sasabi naman po ni Lorna Valdez, sana ibalik si Zombie sa EAT sa segment na Sugod Bahay, nakakaalim siya at mas pinasaya lalo ang tandem nung sinali siya. True naman, talaga naman masasabi mong meron naman talagang ambag si Zombie dito po sa mga nagaganap ngayon. Kaya imposibleng tanggalin po yan at di po sila talaga nagtatanggal. Sabi ni Yoli Bautista, nalungkot ako nang hindi ko makita si Zombie kasi kompleto lahat. Okay lang hindi siya makasama kayo si Wally pero inaasahan
alam ko nasa studio siya, sasaya o kakanta. Nalulungkot po ako kasi nakikita ko yung simple zombie na umaalalay sa sugod bahay. Tumutulong sa Pinoy, magaan po siya dalhin. Miss you idol zombie, sana tuloy-tuloy ko ka na sa TBJ. Ayun. So, as I said earlier, nag-live po itong si Mr. Zombie sa kanya pong Facebook page. At sinabi niya nga doon na magkita-kita tayo sa EAT. No, ibig sabihin po, wala pa po siyang memo na natanggap at hindi porkit naka 3 months na siya. To be exact, dito po sa EAT, tanggal na siya. So, abangan natin ang kanyang pagbabalik kasi mamaya may magsabi na naman bakit wala siya kanina. Dahil replay po ang EAT kanina. Ay, hindi po siya replay, tape na po siya pala. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please follow me on my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone!